Wala nang tao dito. Pinauwi ko na sila ng maaga kasi maaga din yung resume namin bukas. Ako lang yun ang... Tutulungan na ka doon sa mga ilaw, ah. Para makapag-concentrate ka na doon sa mga designs mo. Salamat. Pasensya ka na napapunta ka pa dito. No problem. Ah, grabe si nanay, no? Akala ko may meeting lang kaming pupuntahan, pero... Ayun, binigyan na pala niya ako ng condo. Na-surprise ako. Sobrang laki. Grabe, ang ganda. Sige, pasok ka na. Sige. Ang laki, no? Para sa isang tao. Pasensya ka na, ang gulo-gulo. Halika, dito tayo. Halika. Maraming salamat sa pagpunta niyo. Anyway, Cassandra, please take them to the living room. Welcome, gentlemen. Ipapacheck ko lang yung mga pagkain natin, ha? Please be comfortable. Take your seats. Welcome. Teresa. Come on. Nandito na yung mga bisita natin. It wasn't easy for me to convince them. Ikaw naman. Your son wants to have a family dinner. Tatak lang. Look, maiintindihan ako ng anak mo. Tapos na ang kaso niya. At gusto ko naman i-celebrate yun. And besides, this is the perfect chance for them to see Christian in a new light. Mas makikilala nila si Christian. Ngayon, napaturahin na natin inosento siyang tao. Okay, come on. Okay, fine. I'll just call you when the food is ready na. Sige na. Mercy! Anyway, dinner will be served Mercy, in a while. Pakidagdagan ng mga... Tapos ka na ba? Oo. Ito nga, tingnan mo nga. Dito kasi sa chest area, bala kong lagyan ng white lights. Tapos habang pababa yung ilaw, nag-iiba't iba yung kulay. Siyempre, gagamitin ko sa buong dress LED lights para jellyfish effect siya pag gumagalaw. Di ba ako yun? So, dagat ang inspirasyon mo dito? Oo. So, pwedeng ilagay sa likod ng skirt yung battery para dun sa LED lights. Tapos baka pwedeng habaan pa yung wires para mas malaki yung galaw habang naglalakad yung mga model. Tapos... Bakit? Wala. Naisip ko lang. Siguro dapat sumali ka rin sa contest, no? Kasi, sigurado ka bang business yung background mo? Magpasalamat ka, hindi ako kasali dyan sa contest na yan. Dahil kapag ako ang sumali dyan, siguradong hindi ka sa akin mananalo. Oh, ganon. Ganon pala. Break muna tayo. Hindi pa tayo kumakain eh. Sige. Kain muna tayo. Alam mo, Alexis, kala ko mag-aaya ka na kanina umalis eh. Tsaka salamat. Natiis mo yung trip ng tatlong pukok ko na yun. Ba't naman hindi? Do you think I'll hate it here? Cause like, it's so... ew.
Alam mo kaya kita gusto, Alexis, eh. Alam mo, iba ka talaga sa mga babaeng na alala. Kaya kita dinala dito kasi mas gusto kong makita mo kung saan talaga ako lumaki. Tsaka makilala mo rin yung mga taong importante sa buhay ko. Siyempre, magustuhan mo rin sila. Alam mo, Alexis, mas makikilala mo ako dito. Mas makikilala mo yung bit sa mangliligaw mo. Eh, gusto ko maging official lang pangliligaw ko sa'yo, Alexis, eh. Ayoko nung malabo. Dapat malinaw na sa'yo yung kaibigan mong Vince. Iba na yung Vince ngayon na susubukan kang pasagutin ng oo, Alexis. Sweet naman. That's why I like you, Vince. Ibig sabihin, malaki yung chance ko. Sweet but forward. Hindi ba dapat nanliligaw ka muna? Nga. Teka, sakto. Taxi. To. Excuse me. Oh, Maria. Sabi ni Altea, hindi ka makakapunta rito ngayon. Kailangan kitang makausap. Bakit? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo kay Ronnie o kung anong nangyayari sa inyong dalawa. Pero pwede bang kausapin mo siya? Kumbinsihin mo siya na walang nangyayari sa ating dalawa. Kinausap ko na siya tungkol doon. Pero hindi siya naniniwala sa akin. Hindi siya naniniwala sa'yo? Hindi siya naniniwala. Pero huwag kong galala. Kakausapin ko siya ulit. Ayusin mo ito. Ako nang bahala. Gabriel, ayokong isipin niya na meron tayong relasyon dahil hindi ako naman yung totoo. Bahala doon. Alam mo bang inakusahan niya ako sa harap ni Mike? Nakakahiya. This is for Camila. Eh, good evening po. Pambira, Veronica. Kagaya ka rin ba na ibang babae dyan? Unang sinusugod ang kabit. Kahit ang alam mong asawa yung may kasalanan sa kanya. Eh, wala pa nga tayong prueba kung totoo yung duda mo eh. Wala ako sa sarili ko, kuya. Nakainom ako. Ayaw mo na ba magkaayos kayo? Isa lang naman ang ibig sabihin niya na hindi mo pagharap sa kanya. Talagang masisiya na kayo ni Gabriel. Ronnie, umuwi ka na. Baka nandun na yung tao. Wala yun. May pinuntahang book launch. I've heard so many good things about your fast-growing company. I've been waiting to meet you for so long. Oh, salamat po. Attorney Fontanille. Of course. Mr. Mariano. Attorney Fontanille. Honey, remember I asked you about the company? Excuse me, everyone. May we all be seated as we honor our literary hero of the night. Oh, come on. You come and sit with us, okay? Bakit hindi ka niya sinama? Ako yung tumanggi. Alam mo, kung mahal mo pa rin yung tao at kung gusto mo pa rin matuloy ang kasal, bibigyan mo siya ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Siya nga pala. Dumating kanina. Pero papa-approve ko muna sa inyo bago ka magpa-print ng ibang kopya. Baka mahabol mo pa si Gabriel. Susunod ka rin ng kanta? Oo, oh, yun talaga yung trip ko nung nasa loob ako ng bilibid eh. Gusto ko na nga makagawa ulit ng kanta eh. Thank you. Bakit hindi ka pa ba nakakapagsulat ulit? Eh, wala pa ako naiisip na maganda, Grace.
Kapag nakapag-sale na ako ulit siguro, siguro makakagawa ulit ako ng kanta. Matagal ko na kasing plano talaga yun eh. Kaya lang, alam mo na, ang dami yung nangyayari ngayon. Kaya hindi natutuloy. Pero gusto ko talaga siyang ituloy. Gusto kong gumawa dun sa gitna ng laot. Diba? Diba ang sarap nun? Nando ka lang sa gitna, walang tao, walang ibang magugulo sa'yo, tahimik. Alam mo ba, dalawang beses pala ako nakasakay ng barko. Una yung nag-outreach kami sa Romblon, tapos pangalawa yung hinanap natin si Vince. Alam mo, madalas ako nasa dagat nung bata pa ako. Pumupunta kami palagi ni Dad sa Batangas. Lagi yun, sa araw na to. Tumatakas kami nun kay Mami, kasi sigurado akong hindi kami papayagan nun. Pero wala eh, makulit talaga kami ni Dad eh. Maalis kami ng ganitong oras para lang mangisda. Talaga? Bakit? Pumupunta kayo ng Batangas ng ganitong araw? Sobrang importante ba ng date na to sa inyo? Ay, ganda naman ang timing. Alam mo, kapag ikaw nanalo dun sa contest, magpapa-fireworks ako para sa'yo. Sila nilabas at kinausap? Wala akong panahon sa kanila na yun. Busy pong mag-aral. Nagsiselos ka ba? Selos? Ay, anong selos pinagsabi mo dyan? Tsaka bakit naman po ako magsiselos? Eh, wala naman po akong gusto doon sa wag-visit na lalaking yun. Tsaka na yung si Ken. Makakadiri po ah. Natanong ko lang naman kung nagsiselos ka. Dahil nakukuha nung Alexis ang oras ng kaibigan mo. Hindi ka naman sinasabi kung may gusto ka sa kanya eh. May gusto ko nga ba sa kanya? Ay. Hindi tayo matatapos dito at hindi ka nagsasabi ng totoo. Eh, di ko po alam na eh. Paano po ba nalalaman kapag gano'n? Malalaman mo yan dahil sasabihin rin yan ito sa'yo. Kipitik yan kapag nakikita mo siya. Naririnig mo pa lang ang pangalan niya o katunog ng pangalan niya. Kapag nakikita mo siyang nakiti, parang buo na rin ang araw mo. Kahit bumagsak pa ang ekonomiya ng Pilipinas o kahit magunaw pa ang mundo, okay lang. Masaya ka pa rin dahil nakikita mo siyang masaya. At masaya ka kapag napapasaya mo siya. Pero yung taong nakakapagpangiti sa'yo, yun rin yung kayang-kaya kang paiyakin. Kahit sa isang salita lang o isang gawa, mas masasaktan ka. Dahil sa'yo, siya yung pinakamalaga. Just, gusto ko na naman makita ko. Hindi. Wala naman. Bakit sobrang cheesy ba? Kaya hindi naman. Ayaw makita ko? Hindi. Clarice! Naiwan ko lang yung cellphone ko dito. Pinalikan ko lang. Doon si Ram sa baba. Hindi niyo ba napansin?
Siya yung sinaka-text mo! Akala ko babae siya! Grace, mauna na ako at bukas pa ulit. Huwag ka mag-alala. Yung kapatid mo, iwasan ko na lang. See you. Umiikot na, sayo to. Pambira mo. Tayo, nandalaya. Pambira mo. Hoy! Christian! Sino mo dito? Oh, ikaw, bahala. Sige, dito lang kami. Tama ho kayo, Mang Eli. Kira nga eh. Tama ho kayo. Mahal ko nga ho si Chris. Pinauna ko na si Ram. Sabi ko may tatapusin pa tayo. Ano ang gagawin mo ngayon, bata? Palalabas mo pa lang sa bilibid, Christian. At nagsisimula ka pa lang na buuin muli yung buhay mo. Ngayong natapos na ang kaso mo, matatahimik na kayo ng mga magulang mo. Pero kapag inatupag mo ang nararamdaman mo kay Grace, magkakagulo uli kayo. Bakit kasi pinush ko pa sa'yo na mabuti talaga siyang tao eh? Eh kasi totoo naman talaga. Isipin mo yun, tinulungan ka niya nun sa Mindoro para lang hanapin si Vince. Pero Ate Grace, kahit na mabait pa siya na tao, magwawala yung pamilya kapag nalaman nila to. Tinutulungan lang naman niya ako ulit, Clarice. Kaya okay lang na pinapunta mo siya dito? Nang patago? Dito sa condo, nang dalawa lang kayo? Ano to, Romeo and Juliet lang yung peg nyo? Mali yung iniisip mo. Eh ano to, Ate Grace? Nagkita kami sa isang bar. Kinakantahan ni Cesar Acosta. Hindi ko naman intensyon na magkita kami ulit eh, na patuloy kami nagkikita. Kasi the more na nakasama ko siya, the more akong niniwala na hindi siya ang kidnapper ni Vince noon. Alam ko mali. Sinabi ko sa kanya yun eh. Pero from there, naging magkaibigan kami. Clarice, siya yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na sumali sa contest na to. Hindi ka ba natatakot, Ate Grace? Sa totoo lang, natatakot din ako sa pwedeng mangyari. Pero di ba, Mang Eli, hindi ko naman pwedeng baliwalain to kung ngayon lang ako nakakaramdam ng ganito. Kasi Mang Eli, masaya ako eh. At kahit isa lang sa amin ni Grace ang nakakaramdam ng ganito, eh okay lang sa akin. Sigurado kang ikaw lang? Kahit naniniwala si Grace sa akin na hindi talaga ako yung kumidnap sa kapatid niya, Mang Eli Vergara pa rin ho ako. Hindi niya ako pwedeng mahalin. Dahil alam niya, nung una pa lang, alam niya naman, Mang Eli, na hindi talaga pwedeng mangyari to eh. Concern lang naman ako sa'yo, Ate Grace, eh. Kasi pag nalaman ni Naram to, ako sobrang gulo. Siguradong mababaliw sila. Hindi nga yun. Mali nga yung iniisip mo. Eh kung tulong lang naman pala ngayon kailangan mo, andito naman kami, andyan naman si Jawo. At saka andyan pa yung dalawang mananahin na pinahiram sa'yo ni Nanay.
Ano bang magagawa niya na hindi namin magagawa? O, baka naman hindi yung damit yung pinunta niya dito kung hindi ikaw. Clarice naman eh. Sinabi ko nga sa'yo, hindi nga yun. Kung sigurado ka na wala siyang nararamdaman sa'yo, ginagawang kanya ng pabor. Dahil mas madali sa'yong umurong at lumayo. Kung walang patutunguhan yang nasa loob mo. At kung magdadalawang isip ka, bakit hindi mo na lang gawin to para kay Grace? Hindi magugustuhan ng pamilya niya kapag nalaman nilang may koneksyon ka sa kanya. At nakikita ko na parang isang malupit na bagyo ang magiging galit nila pag nagkaganon. At si Grace ang maihipit, bata. Gusto mo ba na pahirapan siya ng ganon? Hindi magandang pa-birthday para sa'yo. Hindi magandang pa-birthday. Sige na, Ate Grace. Kung gusto mong maniwala ako sa'yo, maniniwala ako. Pero kailangan mo nang iwasan si Christian Vergara. Sabihin mo sa kanya na itigilan niya to. Optimistic ako, Altea, na makakuha natin si Mr. Soriano. Great! Alam ko magkakasundo kayo ni Mr. Mariano sa mga plano mo sa Guadalupe. All we have to do is to make sure na hindi tayo makakampante. And we should always inform him about all our upcoming events. Make him really feel that he's part Chief. Of the team. Ano to? Iiwan na kita, Gabriel.